Mahirap ba ang mga tanong sa cruise ship interview? Ano-ano ang mga posibleng sagot sa tanong sa cruise ship? Iyon, good morning mga boss, amo manager, mga kabutcher natin dyan. Ha? Usapang cruise ship, butcher na naman tayo mga brother and sister. No? So, etong may bibigay kong tip sa inyo about sa mga posibleng tanong sa experience ko bilang cruise ship butcher nung nag-apply pa lang ako. No? Etong mga may bibigay kong tip sa inyo based to sa mga sinagot ko at mga tinanong sa akin. No? So, eto, yung mga common question, madali na lang sagutin yon, yung tell me about yourself, di ba? Kayo nang makakasagot yan. So, itong mga tanong na to, about sa pagbubutcher. Okay? Kaya kung gusto mong maging cruise ship butcher o magtrabaho sa Seabase, baka itong content na ang hinahanap mo. Okay? So, bago ang lahat, ito nga pala si Berhel, aka Team Paddy. Intro. Yun, mga kabutcher, no? Mga Team Paddy, no? So, eto na, wala nang paligoy-ligoy pa. So, ano ang mga posibleng tanong sa pagiging cruise ship butcher, no? Sa interview, no? So, nung time na nag-apply ako, eto kaagad ang mga tanong sa akin. Mga different cuts ng baboy, baka, tsaka manok, no? Different cuts. So, yung parts ng baboy, kailangan alam nyo yan. Yung parts ng baboy, parts ng baka, alam nyo rin yan. Kung ilan buto meron ang baboy tsaka baka. Kahit paano, hindi man may tanong sa inyo, may idea kayo. Yung sa manok, kailangan pag tinanong kayo kung marunong kayo mag-debone, yes, marunong kayo mag-debone. Kasi sa pagko-cruise ship, wala naman trade test yan. Walang trade test yan. No? So, pag in-interview kayo sa cruise ship, pag in-interview kayo, pag tinanong kayo ng isa, damihan nyo na yung sagot nyo. Dadamihan nyo yung sagot nyo. Kasi dun pa lang, malalaman ni interviewer na talagang meron kayo idea sa butchering. No? So, ayun, yung mga parts ng baboy, baka, manok, yan. Isda, pwede rin yan. May idea kayo sa mga isda, no? Tapos, sa mga butcher equipment yan. Importante yan. Importante yan sa mga butcher equipment. No? So, syempre, kailangan alam nyo yung bansu machine kung paano yung operate. Kasi yan ang number one sa cruise ship. No? So, syempre, kung baguhan ka pa lang sa cruise ship, hindi ka papahawakin ng bansu machine. Assistant ka pa lang yan. No? Kasi delikado yung bansu machine. Kung hindi mo gamay ang bansu machine, ako, delikado yan. So, yung mga parts niyan, yung grinding machine, parts ng grinding machine, kahit paano may idea kayo dyan kung ano yung mga tawag sa mga pyesa nun. No? Kailangan alam nyo, kasi butcher tayo eh. Kailangan alam nyo yan. Tapos yung mga ibang klaseng knife, no? Siyempre, pag tinanong ka, kailangan, pag sabi yung butcher equipment, siyempre, sabi mo, kutsilyo, no? Yung mga, pero, para yun yung sinasabi ko, kailangan, pag tinanong ka, dapat damihan mo yung sagot mo. So, sabihan mo yung mga parts ng kutsilyo. Although, hindi nyo naman ginagamit talaga yan dito sa Pilipinas, sabihin nyo na rin kaagad, no? At paano, magkaroon sila ng idea na talaga may mga, meron kayong nalaman sa mga equipment ng butcher. Tapos yung ano, yung meat slicer, yan. Bihira lang naman gamitin yan, pero sa butcher shop, doon sa cruise ship, hindi lang meat slicer ang makikita yung equipment, hindi lang bansu machine, hindi lang grinding machine. Mayroon pa tinatawag na shred machine, burger machine, maliit, manual, tsaka ano, automatic,
So, hindi ko nagawa ng video yun. Nasa cruise pa kasi nung time yun, talagang busy kami sa trabaho, no. Tapos yun, yung mga metal gloves, dito sa Pilipinas, bihira lang metal gloves, no. Pero yan, importante yan sa cruise ship, no. Kailangan mong gumamit yan, metal gloves. Kasi yan, ayan ang mga safety first sa cruise ship, no. Tapos sa dito sa Pilipinas, ang chopping board na ginagamit din natin, isa lang, di ba? Siyempre, pag in-interview ka, banggitin mo rin yung mga different color of chopping board, color coding. Kailangan ba banggitin nyo yan? Halimbawa, yung sa red, yun yung mga raw meat. Yung sa blue, yan yung mga raw fish. Yellow, yan yung cooked meat. Yung green, yan yung salad and fruits. Tsaka white, yan naman yung dairy and bread. So, pero sa Pilipinas, hindi naman natin yung ginagamit, no? Dasan to, white lang eh. Nung trabaho supermarket, white lang eh. Pero, nung interview na ako, isa yan sa mga binanggit ko. Lahat yan. Kasi, dyan malalaman ng interviewer, ano, pag nag-interview ka ng final interview, dyan malalaman ng interviewer na may idea kayo sa pagbubutcher. Hindi lang kung ano ninikita nyo. Kailangan mag-search din kayo, no? Para dagdag kaalaman yun. Kasi, puntos yun sa inyo na may idea kayo. Tapos ayun, tinanong din ako kung ano mang ginagawa niyo sa trimmings, yan. So kayo ba kung kayo ang tatanungin, anong ginagawa niyo sa trimmings, no? Kung alam niyo 'yung sagot, i-comment below niyo diyan. Kung alam niyo 'yung mga sagot, no. So ako, alam niyo 'yung sinagot ko 'yan. Ginagawa namin sausage trimmings. So, ginagawa namin sausage. Nagawa naming giniling. Although yun naman talaga, di ba? Kasi sa meat shop, walang tapon talaga. Kaya yun isa sa mga tinanong sa akin kung anong ginagawa sa mga trimmings. No? Tapos merong nagbigay siya ng example na kung siya raw ay customer, anong steak ang ibibigay ko at bakit? O, siyempre, di ba? O, kung kayo ang butcher, tanungin kayo ng customer. Anong sasagot nyo? Siyempre ako, siyempre, tinanong ko ng ganun, ibibigay ko yung pinakamasarap, yung pinakamalambot, di ba? Although mahal, pero ang tanong kasi dito, anong steak ang ibibigay mo kung siyang customer? Ibigay mo na kagad yung tenderloin. Number one, tenderloin. Rib eye. Strip loin. Yan ang mga binanggit ko nung nandun ako sa kasagsagan ng interview ko sa ano, Singaporean Chinese ang nag-interview sa akin, final interview. Although nahirapan pa ako intindihin kasi syempre first time natin interview ng English, tapos yung nag-interview sa akin medyo hindi rin malinaw mag-English, no? Pero naintindihan ko naman yung mga tanong niya, kaya nasagot ko rin na maayos, no? So merong sa cruise ship, merong isang pinaka-importanting na ginagawa. Ah, pag nagtrabaho na kayo sa cruise ship, ah, merong isang importanting ginagawa sa butcher o sa mga kusinero. So, eto ang tanong ko. Ano ang una mong ginagawa pagpasok mo ng butcher shop? So, i-comment below nyo kung alam nyo. Sa cruise ship, yan ang importante. Yan ang importanting-importante sa lahat. Ano ang ginagawa mo pag pumasok ka sa butcher shop? Unang-una mong ginagawa pag pumasok ka sa butcher shop. Okay, i-comment below nyo. So, just comment below sa mga gustong magtanong about sa cruise ship butcher. Mga gusto nyo mga malaman na kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. Kaya kung nakatulong itong vlog, kung nakatulong itong vlog sa'yo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating vlog. Stay safe and God bless. Shout out, Timpadi TV.